Bata pa lamang ang dalagang si Athena ay hindi na niya nakita ang kanyang mga magulang. Pumanaw daw ang kanyang ina ng siya'y panganak, kaya ang nag-alaga na lamang sa kanya ay ang kanyang tiyahin. Tita, kung pumanaw po si nanay, ay bakit hindi po ko inalaga ng aking tatay? Tanong ni Athena kay Aling Belen. Athena naman, ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo na walang kwenta ang tatay mo? Iniwan niya kayo matapos niyang mabuntis ang nanay mo. Napapakamot na sagot ni Aling Belen. Ngunit magulo pa rin ang isip ng dalaga dahil kung minsan ay naririnig niya mula sa ibang tao na mabuting lalaki naman ang kanyang tatay. Ngunit kahit na sa hindi tunay na mga magulang lumaki si Athena, ay naging masaya naman ang kanyang buhay. Mayaman kasi ang kanyang tiyahin at ang gusto nito ay ang makatapos siya sa kanyang pag-aaral. Parang isang tunay na anak na nga rin ang turing nito sa kanya at pati na ang kanyang pinsan ay malapit ang loob sa kanya. Athena, huwag ka munang magpapaligaw ha. Humanda sa akin ng mga lalaking lalapit sa iyo, sabi ni Alfred na anak ni Aling Belen. Kuya naman, masyado mo naman akong inaalagaan. Kaya ko naman ang sarili ko at pangako mag-aaral ako na mabuti. Natatawang sagot ng babae. Gustong gusto talaga makilala ni Athena ang kanyang tunay na ama. Sa pagkakaalam niya kasi ay buhay pa ito, ngunit hindi niya naman ito kilala. Kahit isang litrato ay wala siya dahil itinapon daw ito ng kanyang lola. Maraming mga negosyo si Aling Belen na kung saan ay ipapamana daw nito sa anak niyang si Alfred at sa kanyang pamangkin na si Athena. Ang gusto nito ay ang maipagpatuloy ang kanilang pagyaman kahit na sa oras na matanda na siya. Isang araw ay kaarawan ni Athena, kaya inimbitahan nito ang kanyang mga kaibigan sa kanilang bahay. Ipinaghanda naman ito ni Aling Belen dahil handa niya talagang suportahan ang kanyang pamangkin. Athena naman, 23 years old ka na, pwede ka nang uminom ng alak. Natatawang sabi ng kaibigan nito na si Isabel. Baka kasi magalit si tita. Alam mo naman na ayaw niya akong umiinom ng alak. Mahinang sagot ni Athena. Ngunit bigla nitong nakita na nasa kanyang likuran pala si Aling Belen at narinig ang kanilang pinag-uusapan. Nako tita, nandyan po pala kayo. Hindi po kami magiinom ha at nagbibiroan lamang po kami. Kinakabahang sabi ni Athena. Ngunit tumawa naman si Aling Belen at kinausap nito ang kanyang pamangkin. Sige Athena, dapat mo rin namang maranasan na uminom ng alak. Pero sa isang kondisyon, huwag kayong magpapakalasing, sagot ni Aling Belen. Nagkasiyahan doon at kainuman nila si Alfred. Kasama din nila ang mga kaibigan ng lalaki, kaya humiling pa ang mga ito na bumili ng maraming alak. Hindi namalayan ni Athena na nalalasing na siya, kaya hindi nito namalayan na nakatulog na siya sa kanyang kinauupuan. Hindi kasi ito sanay sa pag-iinom, kaya pinagtulungan na lamang nila itong ipasok sa kanyang kwarto. Ay nako, sinabihan ko naman yang si Athena na huwag dadamihan ang pag-inom ng alak. Ikaw talaga Alfred, hindi mo man lang inawat ang pinsan mo. Sige na, bumalik ka na doon at asikasuhin mo ang ating mga bisita. Napapailing na sabi ng matandang babae. Pinunasan ni Aling Belen ng basang tuwalya ang mukha ng kanyang pamangkin. Ngunit nagulat na lamang ito sa sinabi ng dalaga habang wala ito sa kanyang sariling katinuan. Tay, bakit niyo po kami iniwan? Nasaan ka na po ba? Matagal na po kitang gustong makilala. Marami po akong tanong tungkol sa inyo. Nauutal na sabi ni Athena habang nakapikit ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga na lamang si Aling Belen dahil hindi pa rin tumitigil ang babae sa kaiisip tungkol sa kanyang tatay. Hindi rin naman kasi alam ni Aling Belen kung ano talaga ang dahilan ng pag-iwan ni Roberto sa kanyang anak. Mabuting tao naman ang lalaki, ngunit matapos pumanaw ang kanyang kapatid ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Pasensya ka talaga Athena. Ang sabi kasi ng lola mo ay si Roberto ang dahilan kung bakit pumanaw ang nanay mo. Mahinang sabi ni Aling Belen. Ngunit nagulat na lamang ang matandang babae nang sumagot ang dalaga. Pero
Kung mabait po si tatay, bakit niya naman kami iniwan? Naguguluhan na po talaga ako, tita. Gusto kong mismong siya ang sumagot sa aking mga katanungan dahil alam ko po na mayroon siyang dahilan. Mahinang sabi ni Athena. Maya-maya lamang ay nakatulog na ito ng mahimbing kaya iniwan ito ni Aling Belen. Alam naman ng matanda sa kanyang sarili na kahit na kailan ay hindi niya pinabayaan ang kanyang pamangkin. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya ito pababayaan alang-alang sa kanyang pumanaw na kapatid. Hiling ko rin naman na makilala mo si Roberto dahil siya lang ang makakasagot sa mga katanungan mo. Malungkot na sabi ni Aling Belen sa kanyang isipan. Kinabukasan ay tanghali nang nagising ang dalaga. Nakalimutan na nito kung ano ang nangyari sa kanya at wala talaga itong maalala. Ipinagtimpla ito ni Aling Belen ng mainit na kape upang mabawasan ang sakit ng kanyang ulo. Yan tuloy, hindi ka nakapasok ngayong araw. Ang sabi ko naman sa iyo ay huwag mong dadamihan ang pag-inom ng alak. Sermon ni Aling Belen. Pasensya na po kayo, tita. Hindi ko naman po alam na ganito po pala ang pakaramdam ng lasing. Natatawang sagot ni Athena. Lumipas ang mga taon ay nakatapos na ang magpinsan sa kanilang pag-aaral. Kaya sa mga panahong ito ay pinag-aaralan naman nila ang pagpapatakbo ng negosyo. Ilang buwan lamang ang lumipas ay natutunan agad ng dalawa na pagganahin ito. Mas umunlad ang negosyo nang dahil sa kanila. Kaya masayang-masaya naman si Aling Belen dahil hindi nasayang ang kanyang pagpapaaral. Matalinong babae si Athena at ito pa ang sumusuporta kay Alfred sa tuwing hindi malaman ng lalaki ang kanyang gagawin. Salamat Athena ha, maaasahan ka talaga. Kung hindi ko ito nagawa ay talagang mananagot ako kay nanay eh. Natatawang sabi ng binata. Oo na, sige na. Basta pag may tanong ka ay lumapit ka lang sa akin. Pero kuya, pag-aralan mo rin kasi. Hindi yung ako pang gumagawa sa lahat ng dapat mong trabaho. Inis na sagot ni Athena. Pasensya ka na talaga. Pero oo nga pala Athena. Magkakaroon tayo ng meeting kay Mr. Chua. Siya yung bago nating magiging kasosyo sa ating mga negosyo. Mga 5 oras daw ang biyahe kaya sana naman ay maging maayos ang kalalabasan. Sabi ni Alfred sa kanyang pinsan. Magtiwala ka lang kuya. Alam ko namang magugustuhan niyang i-offer natin sa kanya. Nakangiting sagot ni Athena. Lumipas sa mga araw ay pumunta na doon ang magpinsan. Nakipagkilala na sila sa matandang lalaki at mukha talaga itong mayaman. Agad naman nila itong napapayag sa kanilang iniaalok, ngunit masama ang kutob ni Athena tungkol sa matanda. Sige, pumapayag na ako. Kung hindi mo isinama si Miss Athena, ay baka tinanggihan ko ang alok niyong negosyo. Napakaganda niyang babae at tiyak kong magiging masaya ako sa ating trabaho. Nakangiting sabi ni Mr. Chua sabay tingin sa dalaga. Napansin ni Athena na iba ito kung makatitig dahil tiningnan siya nito simula ulo hanggang paa. Agad siyang nakaramdam ng pangingilabot dahil para bang sinusubukan siyang akitin ng matandang lalaki. Nang matapos ang kanilang meeting ay agad kinausap ng dalaga ang kanyang pinsan. Kuya Alfred, nakakatakot naman si Mr. Chua. Kung makatitig sa akin, akala mo naman binata. Inis na sabi ni Athena. Hayaan mo na, mabuti nga yun dahil napapayag natin siya sa ating alok. Ayaw mo ba nun? Nagtagumpay tayo dahil maganda ka. Pangaasar ni Alfred. Nakatigil ang kanilang sasakyan dahil sa mabigat na daloy ng trapiko. Agad naman silang kinatok ng isang matandang lalaki dahil balak sila nitong pagbentahan ng basahan. Ma'am, sir, bili na po kayo ng basahan. Pwede niyo po itong pamunas sa inyong sasakyan, sabi ng matanda. Mukha itong pagod na pagod nang dahil sa matinding sikat ng araw. Sumenyas naman si Alfred na hindi siya bibili ng basahan. Ano ka ba kuya? Bilhan na natin siya ng basahan. Nakakaawa naman oh. Ibaba mo ang bintana at ako na ang bahala sa kanya, sabi ni Athena sa kanyang pinsan. Manong, pagbilhan niyo nga po ako ng 2 piraso at ito na po ang bayad, nakangiting sabi ni Athena.
Wala ka bang barya, iha? Wala pa akong panukli sa 500 piso. Napapakamot na tanong ng lalaki. Itabi niyo na lang po ang sukli at wala naman pong problema. Sa inyo na po yan. Nakangiting sagot ng dalaga. Pagkatapos noon ay takang-taka talaga si Alfred kung bakit ito ginawa ng kanyang pinsan. Bakit mo naman ibinigay sa kanyang sukli? Tanong ng lalaki. Hindi ko din alam, kuya. Para bang gusto ko lang siyang tulungan? Naguguluhang sagot ng dalaga. Lumipas pa ang mga buwan ay mas naging maunlad ang kanilang negosyo nang dahil kay Mr. Chua. Nagiging madalas ang pakikipagtagpo nila dito. Pakunwaring makikipag-usap tungkol sa negosyo, ngunit ang gusto lang naman talaga ng matanda ay ang makita si Athena. Hello, Alfred? Pwede bang makipagkita kayo sa akin? May gusto lang akong sabihin tungkol sa negosyo. Sabi ni Mr. Chua sa telepono. Nako, Mr. Chua, pwede po bang sa isang araw na lang? Marami pa po kasi akong ginagawa. Sagot ni Alfred. E di, si Athena na lang ang papuntahin mo dito. Mahalaga talaga ang sasabihin ko. Sabi ni Mr. Chua, ngunit ang totoo niyan ay meron na itong masamang balak. Nang dahil doon ay agad nagtungo si Alfred sa kanyang pinsan. Athena, may ginagawa ka pa ba? Tanong ni Alfred. Wala na, kuya. Tapos na ako sa aking ginagawa. Bakit? May kailangan ka ba? Tanong ni Athena. Kailangan daw kasi natin kausapin si Mr. Chua at importante daw ang bagay na to. Ikaw na lang muna ang makipagkita sa kanya dahil hindi pa ako tapos sa aking mga ginagawa. Paliwanag ni Alfred. Kahit na kinakabahan ay nakipagkita si Athena sa kanilang kasosyo. Mas lalo itong kinabahan nang sinabi nito na isasama daw siya nito sa hotel kapalit ang malaking halaga ng pera. Agad na patakbo si Athena sa labas ng malaking gusali, ngunit agad itong nasundan ni Mr. Chua. Huwag ka nang papalag kung ayaw mong masaktan. May nakatutok sa likuran mo, kaya huwag kang magkakamali ng kilos. Sumama ka na lang sa akin kung ayaw mo ng gulo. Mahinang bulong ni Mr. Chua. Naglakad sila sa labas at muling nakita ng matandang tindero ng basahan si Athena. Agad lumapit ang lalaki doon upang alukin muli ito ng basahan at para na rin makapagpasalamat. Iha, maraming salamat nga pala. Bakit parang ngayon ay natatakot ka sa akin? Nagtatakang tanong ng matanda. Umalis ka sa aming harapan. Ako ang tatay niya at nasermunan ko lamang siya. Kaya siya nagkakaganyan, pakunwaring sabi ni Mr. Chua. Naglakas loob si Athena na humingi ng tulong sa matanda at sinabi nito na hindi ito ang kanyang ama. Pakiusap, tulungan niyo po ako dahil hindi ko po siya tatay. May balak siyang hindi maganda sa akin. Pasigaw na sabi ni Athena sabay umiyak ito ng malakas. Hindi nagdalawang isip ang tindero ng basahan at agad nitong itinulak si Mr. Chua. Kaso nga lang ay may bigla itong binunot sa kanyang bulsa at agad na ipinutok sa matanda. Nang dahil doon ay nakatakbo si Athena at mabuti na lamang ay may dumaang mga pulis. Ilang sandali lamang ay naisama sa presinto ang matandang negosyante at agad din namang naisugod sa ospital ang matandang tindero ng basahan. Hello kuya, puntahan mo naman ako dito sa ospital at mamaya na lamang ako magpapaliwanag. Sabi ni Athena sa telepono. Teka, anong nangyari sa'yo? Sige, dyan ka lang at pupuntahan kita. Sasama daw si nanay. Nag-aalalang sagot ni Alfred. Ilang sandali lamang ang lumipas ay nakapunta na doon si Alfred at Aling Belen. Nakita nila doon si Athena na nasa labas ng kwarto. Athena, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Nagmamadaling tanong ni Aling Belen. Nang dahil doon ay nagsimulang magpaliwanag ang dalaga. Sinabi nito ang tungkol kay Mr. Chua at hindi naman siya nasaktan dahil iniligtas siya ng matandang tindero ng basahan. Kawawa naman po siya, tita. Pero ang sabi po ng doktor ay hindi naman po siya napuruhan. Baka daw po bukas ay magkakamali na siya. Umiiyak na sabi ni Athena. Ngunit sa pagpasok ni Aling Belen ay nagulat na lamang ito sa kanyang nakita. Nakita niya ang lalaking si Roberto
ang tatay ni Athena at ang dating nobyo ng kanyang kapatid. Agad itong lumabas ng kwarto upang tanungin ang kanyang pamangkin. Athena, siya ba talaga ang nagtas sa'yo? Gulat na tanong ni Aling Belen. Opo, tita. Hindi po siya nagdalawang isip na tulungan ako sa walang hiyang si Mr. Chua na yon. May problema po ba, tita? Bakit po mukhang gulat na gulat po kayo? Tanong ni Athena. Wala naman. Dalawang araw ang lumipas ay nagkaroon na ng malay si Roberto. Hinayaan muna ito ni Aling Belen na makapagpahinga bago aminin sa dalawa na sila ay mag-ama. Hindi muna nagpakita ang matanda, ngunit ang lumakas na si Roberto ay nagawa niya ring magpakita. Belen, anong ginagawa mo dito? May balita ka ba sa aking anak? Matagal ko na siyang hinahanap. Nagtatakang tanong ni Roberto. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Alfred at Athena nang dahil sa narinig mula sa matanda. Aaminin ko na, pero siya ang anak mo, Roberto. Athena, siya ang hinahanap mong ama, pag-amin ni Aling Belen. Gulat na gulat talaga ang lahat sa nalaman nilang revelasyon. Hindi akalain ni Athena na sa ganitong paraan pa niya makikilala ang kanyang tatay. Kaya pala malapit ang loob niya dito ay ito pala talaga ang tunay na dahilan. Tay, bakit niyo naman po kami iniwan? Umiiyak na tanong ni Athena. Hayaan mong magpaliwanag ako sa iyo, anak. Walang oras na hindi kita iniisip at hindi totoo na iniwan kita. Naluluhang sagot ni Roberto. Nang gumaling si Roberto ay iniuwi nila ito sa kanilang bahay. Agad nagpaliwanag ang lalaki sa kanyang anak kung ano ba ang totoong dahilan. Ako ang sinisisi ng lola mo sa pagkawala ng nanay mo. Mahirap lang daw kasi ako kaya kinuha niya sa akin. Pinili kong manahimik na lamang dahil alam ko naman na mas maganda ang magiging buhay mo sa kanila. Tingnan mo ko, anak. Isa lamang akong tindero ng basahan. Paliwanag ni Roberto. Pero tay, sa ginawa niyo po ay alam ko pong mabuti po kayong tao. Tatanggapin ko po kayo ng buo dahil matagal na po ako nangungulila sa inyo. Sagot ni Athena. Nang pumanaw kasi ang kanyang ina ay napili ng kanyang lola na lumipat sa malayong lugar upang hindi na sila masundan pa ni Roberto. Ngunit tadhana din ang nagdesisyon na muling pagtagpuin ng mag-ama. Ngayon ay alam na rin ni Aling Belen ang totoong dahilan. Wala na namang magiging problema dahil matagal nang pumanaw ang kanyang ina. Roberto, kilala kita at kilala ko rin ang nanay ko. Pinaghiwalay niya rin kami ng aking asawa, kaya alam ko naman na wala ka namang ginagawang masama. Seryosong sabi ni Aling Belen. Simula noon ay nasagot na ni Athena ang kanyang mga tanong sa isipan. Masayang masaya siya dahil kasama na niya ang kanyang tunay na ama. Nagbago rin ang buhay ni Roberto dahil mayaman na ang kanyang anak. Samantalang si Mr. Chua naman ay nananatili sa kulungan. Walang nagawa ang pera nito dahil mayamang tao din ang nagpakulong sa kanya. Anak, simula ngayon ay hindi na kita iiwan. Masaya ako na muli kitang kasama. Sayang lang dahil wala na ang nanay mo. Masayang sabi ni Roberto. Ako rin po, tay. Alam ko naman po na masaya na po sa langit si nanay dahil magkasama na po tayong dalawa. Nakangiting sagot ni Athena. Namuhay sila ng masaya at palaging kasama ni Athena ang kanyang ama kahit saan man ito magpunta. Hindi nahahayaan ni Roberto na muling may mangyaring masama sa kanyang anak at nangako ito na hindi niya ito pababayaan. May mga masamang nangyayari sa ating buhay, ngunit kung minsan ay ito pa ang dahilan upang masagot natin ang ating mga katanungan. May magagandang nangyayari sa atin, ngunit hindi natin alam na ito pala ay makakasama. Magpatuloy lang tayo sa ating buhay at palaging gumawa ng mabuti. Ang lahat ng nangyayari ay mayroong dahilan, kaya huwag kang matakot na labanan ang lahat ng iyong mga problema. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba, kaibigan, ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya.
Muli ay maraming salamat po at God bless us all.